Siya ang vlogger na binawian ang buhay ng lalaking tumulong sa kanya. Siya si Mitchell T. Dang, 25 years old. Masayain at mahilig mag-upload ng mga videos niya online si Mitchell na makikita pa nga natin sa channel niya na may pangalang Mitchell Dang. Mahilig siyang mag-unboxing, mag-review ng mga pagkain at mag-vlog ng kung ano-ano pero hindi na pala niya ito magagawa. August 26, 2023, pauwi na si Mitchell galing sa isang music venue party sa Alicat, Atlanta. Siguro sa magkahalong pagod at kalasingan, nahirapan si Mitchell na hanapin kung saan niya na-park yung sasakyan niya. Dahil nga hindi niya mahanap, dito may lalapit sa kanyang isang lalaki na magpipresentang tumulong sa kanya maghanap ng sasakyan niya. Ito si Jacquivis Arnold, 24 years old, na nag-offer at nagpumilit kay Mitchell na tulungan siya. Sinamahan naman siya nito hanggang sa 75 Martin Luther King Jr. Drive kung saan nakapark yung sasakyan ni Mitchell. Pero pagdating nila doon sa may sasakyan, hindi na pinaalis ni Arnold si Mitchell at dito na niya siya inatake. Dinukot ni Arnold si Mitchell at sinimulang babuyin, pahirapan at sa dulo, binawian pa niya ng buhay si Mitchell. Pagkatapos ng mga napakasamang ginawa ni Arnold kay Mitchell, dinala niya ang walang suot at wala nang buhay na si Mitchell sa ilalim ng hagdan sa isang parking lot. Aabutin pa ng 4 na araw bago siya natagpuan. August 30, 2023, around 7 a.m, may nakakita sa katawan ni Mitchell na agad nagsumbong sa mga pulis na agad ding nag-imbestiga. Sobrang lala ng kalagayan ni Mitchell, hindi siya agad nakilala. Buti na lang may suot ng mga alahas at wristband si Mitchell na nagpapatunay na siya nga si Mitchell at kung saan siya nanggaling. Ang linggong lumipas, nakamit nila ang hustisya. September 22, 2023, naaresto naman agad si Arnold. Nahanap siya dahil sa ninakaw niyang cellphone at mga cards ni Mitchell na ginamit pa niya pambili ng kung ano-ano. Yun sa kapatid ni Mitchell na si Mary, sobrang bait daw ng kapatid niya na mahilig magsayaw kaya naman mahilig talaga siyang umattend ng mga party. Ang nakakalungkot pa dito ay yung closest ni Mitchell at ni Mary bilang magkapatid na makikita mo pa nga sa channel niya na meron siyang isang video kung saan binati pa niya at gumawa siya ng short vlog para sa kapatid niya. Masasabi lang daw ni Mary at ng mga pamilya niya kay Arnold, dapat lang daw na makulong siya dahil nagkataon lang daw na kapatid nila yung naging biktima at kayang-kaya daw itong gawin ni Arnold sa kahit sino. Kaya si Arnold daw ay dapat makulong ng napakatagal para hindi na ito maulit pa sa ibang tao. Patong-patong na kaso ni Arnold, paniguradong panghabang buhay na siyang makukulong. Ang tanungin yung tatay ni Mitchell kung ano yung estado nila matapos yung nangyari sa anak nila, ang masasabi niya lang, at night time, we sleep together in the family room. We can't separate out, we have to stay together to fill up the emptiness.